Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakakatuwa lang na makita na masaya si Russell habang magkasama kami sa dormitoryo. Isinukat pa nga niya yung damit na binigay ko eh. Bagay na bagay sa kanya. Joel, ang mahal naman ito. Saan to galing? Wika ni Russell habang nakaharap sa salamin. Kanina kasi isinama ako nila Albie sa mall. Tapos ayan, binilihan nila ako ng mga damit. Kupas na do kasi yung suot ko. Ang babait nga nila sa akin eh. Wika ako naman. Napakabuting tao talaga niyang si Albie. Ang swerte ni RG kung magkakatuluyan sila. Wika ni Russell. Tama ka, bagay sila. Wika ako naman. Tapos eto, lumapit sa akin si Russell at tinitigan niya ang mga mata ko. Ewan ko ba kung bakit ang labit masyado ng mukha niya sa mukha ko. Naiilang tuloy ako. Uy, Russell, ano ba? Wika ako. Oh, wala naman akong ginagawa ah. Tinitingnan lang eh. Ang arte mo na ata ngayon, Joel. Wika ni Russell. Hindi ako maarte. At saka, lumayo ka nga ng konti, ang lapit mo masyado. Baka halikan mo na naman ako katulad noon. Wika ako. Hala? Bakit mo naiisip yun, Joel? Ikaw ba? Hindi mo talaga makalimutan yun. Wika ni Russell. Siyempre, first time ko yun at ayaw ko nang maulit yun. Wika ako naman. Tapos ito, hindi na nagsalita si Russell. Ngumiti lang siya tapos ginulo yung buhok ko. Kainis. Ay, nako. At ito, nahiga siya sa kama ko habang kinukurot yung behewang ko. Joel, parang tumataba ka na. Wika ni Russell habang kinakapkap ang behewang ko. Si Aling Yoli kasi, huwag daw kami magpapagutom tapos lahat daw ng laman ng rep eh pwede namin kainin. At dapat daw, tumaba kami ni Albie. Wika ako. Natawa lang si Russell. Napakabait talaga ni Aling Yoli. Joel, tara. Samahan mo ko sa labas. Bibili tayo ng lobo. Wika ni Russell. Ha? Bakit? Anong gagawin mo sa lobo? Wika ko naman. Birthday kasi ni RJ bukas. Nakwento kasi niya sa akin na hindi pa siya nakaranas na mag-birthday na may handa. Tapos, nung bata siya, gusto niya ng lobo kapag birthday niya. Wika ni Russell. Sige, tara na. Bumili na tayo. Wika ko naman. Kaya ito, lumabas na kami kaagad ni Russell. Nakita pa nga kami ni Aling Yoli eh. Umuwi daw kami kaagad kasi gabi na. Na-excite tuloy ako sa birthday ni RJ kasi nung bata pa ako, nakikipag-agawan talaga ako sa lobo na yan. Hindi pwedeng hindi ako magkakaroon ng lobo. Kaya ito, nung makabili na kami ng lobo, umuwi na din kami kaagad sa dormitoryo. At ito, bago umalis si Russell, pinakain muna siya ni Aling Yoli. Ang bait talaga ni Aling Yoli. Kaso, hinahanap ni Aling Yoli si Albie. Hindi na kasi bumalik si Albie. Nako naman. Asan na kaya yung dalawang yun? Pero bahala sila sa buhay nila. Basta kami ni Russell, ito, masaya. Joel, alis na ako. Huwag mo na akong ihatid sa kanto. Dito ka na lang. Uwi ka ni Russell. At ito, palabas na siya sa gate. Oo na,
Mag-iingat ka ha. Gagalingan mong pagsasayaw. Wika ako naman. Oo na. Huwag kang mag-alala. Hindi na rin naman magtatagal at aalis na ako dun. Sige na. Magkita na lang ulit tayo bukas ha. Wika ni Russell. Kaya ito, habang papaalis si Russell, parang nalulungkot na naman ako. Ayoko talaga nakikita siyang umaalis. Kasi naalala ko noon nung umalis siya, bigla na lang siyang nawala. Ayoko na mangyari ulit ang bagay na yun. At nung di ko na siya matanaw, bumalik na ako sa loob ng dormitoryo. Gustuhin ko man na puntahan siya dun. Baka magalit lang siya sa akin. Pero maghihintay ako bukas. Pangako niya kasi na makikita ulit kami. Pero naisip ko lang, bakit ba kapag andito si Russell eh pabebe ako? At kapag paalis na siya, nalulungkot naman ako. Ano ba itong nararamdaman ko? At eto na, may nagbukas na ng gate kaya sumilip ako sa bintana. At ayun, saktong pagsilip ko eh, naabutan ko yung goodbye kiss ni RJ at Albie. Sana all, kung gawin ko kaya yung kay Russell. Biro lang, di ko kaya yun, di naman kami magjowa eh. Kaya ito, pagpasok ni Albie sa silid namin, aba, nahiga ka agad sa kama ko. At akala mo eh, wala sa sarili. Nakangiti lang, parang may tama. Oy, Albie, sa kagaling, anong nakain mo at ganyan ka makangiti? Tanong ko. Diyan lang. Kumain lang kami ng tuhog-tuhog. Wika ni Albie. Kaya ito, inamoy ko yung hininga niya. Medyo naniwala ako. Amoy malansa eh. Albie, bumili nga pala kami ni Russell ng lobo. Birthday pala ni RJ bukas. Wika ako. Alo, seryoso ba yan? Wika ni Albie na parang nagulat sa sinabi ko. Ibig sabihin, wala siyang alam. Oy, RJ, bakit parang malungkot ka? May problema ka ba? Wika ako. Napansin ko kasi na parang tahimik ngayong gabi si RJ. Parang may iniisip siya. Okay lang ako. Namiss kasi kita. Tara na sa bahay. Sakto, walang tao dun. Wika ni RJ. Ay nako. Alam na ang gagawin. Kaya ito, wala kaming sinayang na oras. Pagkarating pa lang eh, naganap na ang mga dapat mangyari. Naluluha talaga ako sa sagad-sagarang pagmamahal ni RJ. At akala mo eh, sinasapian. Masyado siyang marahas. Kaya ito, nung matapos kami, pagod na pagod talaga kami. Masarap pala sa pakiramdam na pagkatapos niyong gawin ng bagay na yun eh. Magkayakap lang kayo habang pinag-uusapan ng mga pangarap niyo. Mga pangarap ng bawat isa. Mga pangarap niyo para sa isa't isa. Albie, sorry ah. Mahirap lang ako. Di kita mabigyan ng regalo. Wika ni RJ. Okay lang. Ang mahalaga ay masaya tayo. At kapag nakatapos na ako, sasama na ako sa iyo sa probinsya mo. Wika ako naman. Paano kung hanapin ka ng papa at mama mo? Paano kung kunin ka nila sa akin? Wika ni RJ. Hahayaan mo ba na mangyari yun? Wika ako naman. Siyempre hindi. Tara na, magbihis na tayo. At baka hinahanap ka na ni Joel. At baka mapagalitan ka ni Aling Yoli. Wika ni RJ. mamaya na.
At saka parang gusto ko pa ng isa pang ulit. Wika ako naman. Umiti lang si RJ at eto. Naging marahas na naman siya. Ako naman, eto. Medyo masakit na ang tuhod. Pero kaya naman. Naging madasaling kasi ako nung makilala ko si RJ. Laging nakaluhod habang nagdadasal. At kapag mahal mo, dapat ibigay mo ang lahat para di ka iwan. Yan ang sikreto.